Now we are back for our game number 2 between LBZS and Royal Never Give Up. As RNG takes the game number 1, makakabawi ba yung LBZS? Oh, plus Jesse James kasama si Boss Dan. At game number 2, Boss Dan, can we see again, Doom and Red Panda rin? Napaka-solid eh. Sa tingin ko for RNG, pwedeng maulit-ulit yung Doom. Pero sa tingin ko, mukhang hindi na maulit yung Brewmaster. Pero tayo na, hindi pa rin sa draft, di ba? So RNG, nagband pa rin sila dito ng Broodmother. Ayaw nila talagang paglaruin ng Broodmother itong si Irving. Side naman, ganun pa rin yung mga bans dito ng LBZS. Nyx plus DK. For RNG, Phoenix ba yung binan nila ng first phase? Parang Phoenix din, no? Parang yata. Parang same band din ng RNG rito. Okay. So wala pang binabago itong RNG pagdating sa takbo na kanilang draft. So for LBZS, tingnan natin kung kukunin nila yung... Maulit, no? Pwede, or, no? Yung Lion. Lion yung first pick kanina eh. So tingnan natin kung agaw nila yung Lion or Doom. Or may sarili silang game plan ngayong game number 2. Pwede, pwede. Pero Lion, matik siguro dito. At, matik yung pick yan. Or Hoodwink, possible. Yung LBZS, nag-hoodwink pala sila, di ba? Tingnan natin. Pero grabe yung play by Doom, no? Alam niya, kanina kasi, Recta BKB yung binabanggit. Alam niya na walang nga gagalaw kung magmamida siya. Walang magko-compliment si Mark. I mean, kasi yung 20 minutes, kompleto rigado na siya. Sila yung nag-Lion. Ninakaw nila yung Lion. Pero, tingnan ko nung magiging takbo ng draft dito. Pwedeng Doom. Pwede. Pwede pa rin may Doom. Brewmaster, ulit ni Red Panda. Lalo na siya yung nagda-draft. Para feeling ko larong-laro siya pagdating sa Panda rin. Parang gamay na rin pag singko. Kasi kung LBZS, tingin ko may possible may possibility na maglayo yung Timber to. Pick na agad sila ng Ancient Apparition. Mirana din ang to. Mirana time. Pwede. Mirana Mars. Sun King, Mirana Mars. Mirana Mars. Okay. Ito, LBZS, pwede silang, ano ba yan? Offlane na ulit, yung kukunin nila. Pero magandang tumble sa Lion dito. So, I think, Team Verso na ata, ate. Malakas yung lane ng, ano? Ah, Templar! May bago. May plano sa buhay. Yung Templar Assassin, Lion, LBZS, and RNG, they have Mirana and Mars. May plano dito, basta na. So Lion plus Templar. So Dunmatic ban na agad ng Viper. Tiyan natin kung magbaban pa ba itong LBZS na isang hero na maganda against Templar. Like Batrider. Venomancer, no? Pwede, Venomancer, no? Mga ganun. Malaso ni hero. Kung sa tingin ko malaban na mag-Veno itong RNG. Kasi kung Veno mid. Pero kahit na sabi maganda siyang counter kay Templar, parang maganda siyang counter sa offlane. Pero kung mid, kaya ang durugin ng Templar eh. Yep. At may gumagawa niyan, no? Yung mga talagang high caliber din talaga. Like Carl Santino, parang ginawa niya against sa Templar Assassin. Midway na. Parang hindi ko pa nakita. Pero maganda rin kasi talaga na yung Viper talaga yung priority mo na ban. No? Oh, to Timber. Okay. Binan. Okay. Alam nila na may possibility na mag-Timber. Itong LBZS. Kasi sobrang hirap talaga katapat nung Lion plus Timber sa lane. Sobrang lakas. Aeroblade. Fiber. So isang mid slash off lane, isang support tapos isang carry ang binil dito. Okay ba? Wala nang nakitang same role pagdating sa hero yung binan nila. Like Winter Wyvern plus Ancient Apparition, dalawang support, ganun. Dito siguro LBZS, baka iban nila yung Arc Warden ni God King. Isa rin sa mga solid mag Arc Warden, itong si God King. Pwede, no? Arc Warden kasi last pick material eh. Material, oh. So, hindi mo pa siya ibaban dito? Parang last phase siguro, no? Sa last phase ng ban. Doon mo ibaban si Arc Warden. May nagmimipo ba sa RNG? Si D-Stones? Wala naman nakikita ng Mipo sa mga Chinese. Parang, no? Parang din na trip yung Mipo.
di sila masyado ganun ka-fancy. Parang stick to the plan lang. May ibang nga way sila na pang-counter kay Temper, mga ganun. Pero dito, pwede nating makakita ulit yung isang siguro, Spectre dito ni God King. Baka iba na rin niya ng LBZS. Sa tingin ko, pwede nga silang sila yung mag-Spectre sa side ng LBZS. Pwede, pwede. Para mabili sila mag-Roshan Templar at Spectre na may Manta. Pero sa tingin ko, mas okay din, mas okay yata yung Spectre sa side ng RNG. Okay, nag-ban sila ng Doom. Ano ba yung Red Panda? I mean, support ni Red Panda dito. AE, no? It's open. Uy! Panda rin ulit. Mag-MJ, okay. Ah! Nag-MJ si Brewmaster, ah! Okay. Kayaman kanina, eh. Pero let's dito, see. Katulad ng Lion, na kasama niya support na may sure stand. Medyo mas mahirap patamaan yung ni Meranis. Setup nila dito, yup. But, Brewmaster, tignan natin kung maganda pa rin yung, alam mo naman, Red Panda. Siguro, nasa plano na talaga yung single master dito. LBZS, yung magandang carry nila. Yung binabagin mo, Spectre, baka ko. Uy! Legion Commander. LC! Okay. So, in terms of lockdown, maganda. Lion plus LC. Pero, main kasi hindi mo na masyadong kailangan mag-play around sa lockdown. Like, hindi ka bibili ng mga dagger, shadow blade kay LC. Kasi pwede ka na mabili ng Aghanim Shard o mga pampakot na item para doon ka mag-play around sa press data. Press data mo lang carry mo, goods na. Okay na yung trabaho mo. Uy, eto, sabi ko na eh. Kaya si God King, may Spectre na naman ulit ito eh. Pero against sa Legion Commander? Okay naman si LC up against Spectre sa late. Tapos may Lion pa kong kasama. Pero alam kong prepared tong LBJS. And prepared nga sila doon sa Spectre pick. So nagluna na sila dito. Pumix sila dito ng carry na mas malaki yung pwedeng i-provide na damage sa team. Sa mas mabilis mag-farm compared kay Spectre. In terms of laning dito, again sa Mars Mirana, yung isang Luna. Okay lang, no? Mas 5 naman. Huwag lang ma-setupan talaga. Tingnan natin kung ano magiging 5 dito. Ng LBZS. Sakasakali. Pero Lashrock yung binan nila. Di ba pala nag-ban to RNG. So, Shadow Demon yung binan nila. Ano bang in-expect mo na mag-mid dito against sa Templar Assassin ng RNG? Ano? Wait, hindi ko narinig. Ano bang magandang mid dito ng RNG? Mid, laban okay. Laban Templar Assassin, oo. Tingin ko kulang sila ng damage. Maganda yung ban na Lashrock eh. Sana yung naisip kung possible. Ember siguro. Ember Spirit, siguro. No? Pwede, hindi stones. Decent kay Templar sa leaning. Tapos may burst damage. Hot, tapos yung damage ng Fire Remnant, napakakate sa mga support. Or kay LC na walang BKB. Even kay Templar na pag walang BKB. So, LBZS dito, last pick para sa kanila. 5 na lang yung kulang nila. At ano ba yan? Uy, they will go for Undying. Last lane. Last lane na, ng LBZS dito. Lalo ng Luna plus Undying. Okay. Yung mga gusto kong support, nakatambal yung isang Luna. Like, yan, Abaddon, mga Elder Titan. Ito pa, Undying. Nakakalimutan na rin talaga sa meta. Hindi na rin talaga ganong napipick, no? May mailan. Secret yata, pinipick pa yan. Yung Undying? Mm-hmm. Bibihira na. Yan, no? Oo. Hindi ko na masyado nakikita si Undying kasi madalas talaga napipick ngayon na, na mga 5 is Lion, Snapfire, Phoenix. Pero kung kapick ka, okay? So, dadaanin ng RNG sa teamfight. Tapos mayroon din silang cute combo na X-Mark into Pana. Yep, and wala silang solution dun sa X-Mark into Pana. Diba? At let's see. Parang LBCS, no? May bawi dito sa ating game number 2. Nakikita ko yung bawi nila. Tingin mo, so, boss Dan? Okay ang draft dito ng LBCS. Compared dun ng game number 1. Pero Brewmaster dito, magiging yung buhay niya ba? Ganun. Parang mas mahirap ngayon, no? Pero sa tingin ko, medyo mas mahirapan etong si Brewmaster na mapagbitaw na maganding impact na sa teamfight. Kasi kung tingin mo,
Kasi yung Luna dito mayroong Moonglaive. So mananakit yung mga Bruce Split niya dito. Baka hindi magsagdag po sa kasakali. Basta may sobrang yaman dito ni Luna kasi gagawin lang dito ni Luna, right click yung mga Bruce Split para hindi makapang-bosset itong Brewmaster sa teamfight. Pero pwede naman gawin dito ni Brewmaster sa teamfight. Pali pa rin si Luna. Pero di mamatay yung kanyang mga Bruce, mga Split niya dito. Yung mga Brewling sa teamfight. Pero mayroon pa siya isang problema. Yep. Yung sa Blades ni Templar. Doon naman mananakit. Sa kasakali, di ba? Pero ako, kahit sabi yung mas solid yung lineup ng LBZS, natatakot ako kay Flyby. Parang isang mga paboritong hero niya, yung Mars na yan, no? Natin natin kung magpapakindang gilas etong si Flyby sa kanyang Mars. So, ito, pagkala mo natin both teams natin. Simula ko na. Sa side ng LBZS, we have Katyu sa kanyang Lion. Irving on his Legion Commander, si QYQX sa kanyang Dying, si X sa kanyang Templar Assassin, and si Wishing on his Luna. We have God King Spectre ulit ng RNG and Distones Kunkka, Flyby, Mars, Felix, Shao, Mirana, and Red Panda. 5 na Brewmaster. Game number 2, RNG. Iko-close out na ba yung series? Or day 1, game number 3, of course, ng LBZS. Bibigay ba ng RNG yung malaking tanong? Kasi ang ganda ng game 1 nila. Talagang planchado. Na game 2, ibang istorya na to. Ang dying. Baka, alam mo yun, sa linya, crowd control, yung tombstone niya. Ang laking impact din sa mga teamfights. Oh, dito muna magpe-player itong RNG sa may bottom din, pero nandito rin itong LBZS ha. Sa may bottom side pala ng gitna. Sorry. Tingnan natin kung magkakaroon nata na first blood dito sa may gitna. Yung RNG no, isa rin sa contender ng China ng qualifiers na to. I mean Elephant, yung Hihom, yung mga sinasabi nila. I think RNG yung in terms of lineup may palag sila. Lalo na Red Panda yung kanilang nagda-drop dito. Natatanungin kita, sino bang napupusuan mo dito sa China na mag-qualify? Para feeling ko, Hihom eh. Ah, Hihom. Mm-hmm. Para sa ano nararamdaman ah. Oh. Parang deserve ni Xnova na mapunta sa TI. Kasi parang napag-iwanan na siya ng mga kampanya dati sa LGD ngayon. Galing din talaga mag-support ni Xnova na. Pero let's see, At, baka may manggulat dito tulad na itong RNG. Pero Elephant tsaka RNG, yung mga laro nila ah. Nagpapakilala talaga eh. Nakakalimutan nyo kami ha. Parang ganun sinasabi nila eh. Ito sa may gitna. Ano nga pala tayo? Main cast. Orbs natin. So sa may gitna. Kunkka versus Templar. Kagandaan kay Kunkka. Yung torrent niya pag tumama kay Templar. Nababay niya agad yung refraction. Pero sa leaning medyo hirap pa rin si Kunkka. Mapanalo. Si mapanalo yung lane na to against Templar. So kailangan ba lang i-farm kailangan lang sabayan ni Kunkka itong si Templar sa pag-farm. So tingnan natin kung sino yung magbe-vessel. Sa tingin ko kasi sobrang ganda ng vessel dito sa game na to. Up against sa Templar, Undying, tsaka dito sa LC. Para medyo mapababa yung healing nila. Tsaka tingnan mo yung vessel dito, maganda siya against Undying dahil dun sa Soul Ring. Kasi nakikita natin ngayon kay Undying, pag-pick si Undying, bibili rin ng Holy Locket. Parang Wyvern. Kasi mamaksagan yung Soul Rip. Game number 1 po nakuha ng RNG. At mamaya, boss Dan, no? I-qualifier naman tayo. Ligma vs. Hellbird Smasher, yung ating unang serie. Napaka-solid din. May third series pa tayo dito sa China. Third pa yung series. Magkakash yan si Sir Mike at si Darkstar. Uy, Darkstar pala. Baka madali ka ni Dragstar. Ay, Darkstar pala, sorry. Darkstar, hindi pala Dragstar. Tropa yan si Boss Luigi. Parang silang pa rin ako na taga... Taga saan ba si ano? Pampanga din. Hindi, minsan sa Pampanga. San Fernando yata. Mag-aalang kami, medyo malayo. Medyo malayo yun. Mm-mm. Okay. Yung San Fernando kasi parang yan yung maunang bahay na magdadaanan eh. Pagpunta ng Pampanga. Yan yung madalas na ano eh, nadadaan ako sa ano eh, sa NLEX. Pag mag-road trip. Uy, naku, easy the word dito. Ni QYQX. At Felix Shao ba? Parang lipad na ng China, no? After yung WG unit run niya. Itong si Felix Shao ba? Tama. Baka solid din mag-support yan eh. Mm-hmm. Pero hindi pa siguro napupunta sa magandang team. Pero ito na tayong time niya para magpasok ng TI. Ako naniniwala ako sa Hihom. Sakali.
Rapid Helium ka rin. Ako rin, Helium pa rin ako. Pero wait lang, bottom lane! Ako po! Si Undying dito, dapat siya yung nananakit, siya yung nasaktan on the bottom lane. As Felix Shaba, getting the first blood, and first blood is brought to us by PNXBet. Sa mga gusto mag-bet dyan, mga sir, at wala pong mga account mag-register na kayo, gamitin yung code natin, LuponWXC, at i-PM nyo lang yung page pag magka-cash in na kayo, LuponWXC, voucher sellers, at tandaan nyo lagi, bet responsibly. So ito, ganun ginawa ni Red Panda, alam niyang, uy, napaganda ba ng sentry, so blinlock niya tong, blinlock niya yung hardcamp, hindi yung ancient, okay. Pero hindi niya inaya na makapag-pull itong si, may mapag-stack itong si Lion. So, well played dito kay Red Panda. Kahit na medyo nasasaktan nga lang itong, si God King parang kanina, iniinda lang eh. Pero hindi ko kunin, kasi kanina, kunin mo si Spectre, napahirapan din sa lane, pero alam ni JK kung paano maka-recover sa farm. Ang bilis talaga ng recover. Kung free farm si Spectre, pero magiging free farm din si Templar, and si Nuna dun sa mga stacks, mahirap din makapag-farm, or sumabay ni Spectre sa timing ng Luna at Templar, kasi mas mabilis talaga mag-farm yung dalawang course na yan sa side ng LBZS compared to Spectre. Masabi talaga natin na wise yung mga decision na ganyan, yung mga contest, yung mga stock, lalo na Luna yung Templar Assassin. Ako po, Templar Assassin, kahit anong level lang yan, talagang makaka-clear niya yung mga ancient stock. Arrow? Uy, hindi tatama kay Wish. Sayang. Ano ba yan? Ring of Health kay Mars dito? Vanguard ba yan? Or casual lang? Nakikita ko pag ganyan casual lang. Casual lang na Ring of Health. So stay lang sa linya, no? Bibil kung gagamitin mo yung Ring of Health para bumili ng item. Ay, bumuo ng item. Wala masyadong magic damage ng LB. So, Vanguard na lang, no? Vanguard na lang, baka Vanguard na lang. Ito na nga, wala pa nakapag-stock dito. Kasi Red Panda. Ay, sila yun. Parang pinipili na muna ng stock. Lumina. Oh, yep. Andaying, no? Andaying ang Luna. Mm-hmm. Sabihin mo na doon yung pressure. Dahil nga doon sa Ring of Health, pinapabayaan na nga ni Mirana eh. I mean, tamang stock lang si Mirana rito. Pero tinatluan na sa bottom lane, pero flyby, kitang-kita eh. Uy! Trinayin niya isolo, kaso hindi yata kumanik yung kanyang torrent. Pakatipan ba nga? Kuya mo dito. As, mga ganyang matchup, gustong-gusto ng Templar Assassin eh. Ngayon wala masyadong DPS. Mm-hmm. Hindi siya kayang pahirapan sa alin. Kinakabosset, yep. Pero at least D-Stone dito, meron, decent naman yung last hit niya. Lamang pa nga siya dito kay Templar sa net worth. Tapos meron pa siya ditong sentry sa may kita para mapatay niya yung mga traps. Para hindi siya kayang isolo kill ni Templar. Itong flyby na to, talagang batikang offlane din yan. No? Nakakasabay-sabay talaga yan. Inisip ko, dating, alam ko, dating carry ata yan si flyby sa CDK eh. Kung di nagkakamali. Nasa recta offlane, no? Iba yung fly kay flyby, di ba? Ah, fly IG, no? Oh. Alam ko nag-carry to eh, si flyby. Nung nasa CDK pa siya. CDK? Alam ko nag-CDK to eh. At dito... Oo nga, tama, naging carry siya dati. Medyo passive yung ating bigayan. At kumusta naman yung Spectre na top lane? 24-1? Nalilito na ako sa itsura ng Spectre Arcana eh. Kumusta na? Napakahirap tignan. Pero nung si flyby dito, pulado. May loosened beaming just a second, and flyby dito might be in trouble. Oh, at flyby mabubuhay pa. Oh, hindi na tinuluyan ni Wishing ha. Akala ko mamamatay yung flyby dun eh. Direct mo tanong ako. Pumapalo din ba yung mo, yung packet loss tsaka ping? Oo, oh, parang Dota yata no? Ah, sa'yo din ba? Oo, sa Dota yata yung may problema. Mga Dota nga to. Slideshow ang napapanood ko eh. At God King dito, level 5. Naku, duel! Meron na pala si Irving Stan. Yan na ba yung damage sila para mapatay yung God King? I don't think so. Can they kill God King? Naku, mukhang hindi yata eh. Tignan mo naman, sila pa yung lalaban dito. Rotation ni D-Stones, X, eto na yung barko. Baby Shark, 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 Shark. And then Irving dito, medyo may pagkadelikado. Pero buhay pa, at God King dito. Naku, nagkaka-rotation na. Si Luna rito, napatipin na rin the top lane. Lang nangyari, nagkasakitan, di nagkatuloyan na naman. Pero, sa tingin ko, delikado ata yung rotation dito ni Luna. Kasi pwede mabigyan yung dalawang kakampi niya dito, LC at Lion. And pag nabigyan tong LC Lion, delikado siya. Ito na nga yung binabanggit mo. Ayun, flyby, tumitipin na rin, arena of blood. At tuhog. Ayun nga yung sinasabi mo, na parang
masyado maaga. Na-aware yata yung rotation ng isang Luna doon at nadali nga. May kalambutan eh. Questionable yung rotation dun ni Luna kasi level 5 pa lang siya. Tapos hindi siya yung typical carry na nakikita natin mag-rotate tapos magiging successful yung rotation. Hindi ko kasi, alam kung anong plano niya. Pero paano? Tinamaan pa, may katagalan yung tulog ko. Sineset-up na rin yung tulog dito. Tulog. Buhay pa yata yung Templar Assassin dito at nagamit na nga yung Tombstone. Diba, bubuhay yung Templar but still. Pag-usapan natin yung Luna kanina. Medyo magi-slow down yung farm boost niya rito, ha? Sabaya man naman siya dito kung Perky, Spectre. Pero tiyan natin, anong bang skill build ni Luna dito? Kasi nangyayari dito, parang yung stocks ata, yung triangle stocks, mapupunta kay Templar, hindi kay Luna eh. So, mapag-iwanan itong si Luna sa farm. And kung yung skill build dito ni Luna, wala siyang Moonglaive. Or nga pa lang siya naglagay ng Moonglaive. So, mahirapan siya dito maka-recover sa farm kung sakasakali. So, naka-Templar dito ang bola sa early to mid game. Okay. Sa Spectre dito, gumit na. At this time, tumambay na the top lane. Parang magiging ganun yung magiging plan nila. Network-wise, mayan para naman yung Kung ka. At, yung Spectre, ganyan din kanina, no? Mas ng level dito ni Kung ka. 9 minutes na level 9 na siya dito. Oo, grobe naman yun. Level 9 na rin yung Templar eh. Level 9 na rin. Ako nakakita ko lado. May barko yan ha. Ito ni Kekis, barko. Torrent tatama at nako po. Patay na. Yung Templar Assassin doon. Nakakita pa nga. Yung Templar doon. May kalungkutan. So yung play doon ni Spectre na alam niya na sure kill si Templar. Pero nag-gaunt pa siya. Para makakuha ng unting levels. Siya unting bounty doon sa assist. Yep. But ano naman niya na worth it naman lagi. Pagka mga core hero. Yung babanatan mo. Si God King dito, tambay sa jungle. At ano ba yan? Ngayon lang ba yan? Yung asang Templar Assassin Luna? Parang okay lang naman yung tandem nila, no? So, kailangan di magka-agawan sa farm. Oo. Yung ginagawa niya, binibigay niya kay Templar. Pero this time, kaya bang i-burst? Yung isang Kung ka rito at Uy! Nambatay sa bottom ni si Luna! Simple! Oh no, as Luna Moonfang ay talagang nabibigyan. Talagang hindi mo rin talaga. Alam mo yun, Mirana at saka Mercy. Talagang tuhog-tulog. Rekta kang kungan. Yung siguro jungle na muna sa mga spawn camp yung Luna rin. So ito nagiging problema ni Luna. Hindi pa nababasag yung first tower sa mid top. Kinukuha din ni Templar yung gitna tsaka yung triangle. Saan siya magja-jungle? Yup, yun nga yung binabanggit ko. Parang tinatanong ko kung okay ba maging tandem yung isang Luna tsaka Templar. Parehong nga farm, ano yun eh. Talagang focus sa farm eh. Farm oriented na course. Pero ito, tatry na lang nila dito kung kumuha ng objective sa may top lane para at least dito makapag-farm si Spectre sa may top lane. Boss down, 4-0 na pala. At 2,000 yung kalamangan dito ng RNG. Maagang kalamangan. At let's see kung paano makakabawi dito yung LBZS. Ito, kailangan dito ng LBZS na ma-conquer itong top lane. Kailangan maglagay sila dito ng vision pero hindi hayaan ng RNG na ma-free fire itong si Luna dito sa top jungle nila. Grabe yung red banda, no? Talagang parang security guard ng no, jungle camp nila. Dito, kanina pa yan eh. Nandiyan lang siya. So, ano kayong magiging item dito ni Brewmaster? Veil pa rin ba? Or meron siya dito rin protection so siya ba mag-earn? Nice oh, dude, Beret Panda. Alam niya kasi na dito. Dito yung potential farm ng isang Luna eh, no? Kaya binabantayan talaga nila ng todo. So, or, si LC naglalaro ngayon sa dangerous lane, sa may bottom lane. Ano ba, malapit-lapit na ba yung dagger ni Mars dito? Well, medyo may kalayuan pa eh. Dagger ni Mars dito talaga non-stop action. Every time na may boat, may Ring of Blood itong RNG. So, tinuloy niya pala yung kanyang Ring of Health into Hood of Defiance. Okay. Oh. Hindi siya nag-vanguard. Okay lang din naman. That is Ring of Defiance. So, parang ano ba, yung Legion dito hindi na kailangan mag-dagger? Ayaw niya ata, kumbaga ibibigay niya ata yung kay Lion, yung siya mag-initiate sa teamfight si Lion, tapos si magiging
role niya dito is taga backup ki Laro or ki Luna, taga pressed attack ganun. Pero dito RNG grabe yung grabe yung yakap nila ni Cat Curito, tinamaan ng barko. Spectral Hand Covito as well, nakapag-split pa nga yung Panda Ren dito, delikado yung dalawang support at tingnan pa naman si Gunking trabaho lang. Tomao na yung support, mamaya na si Irving ngayon na. At double kill ang flyby, 3 down on the side of LBZS. Naku po, makukuha po yata itong Templar Assassin X. May dust naman yung kuya mo sa, naku po, yung pa si Felix Shabba, delikado, may arrow. Hindi na kailangan, ito na yung earn to take the refraction. Naku, si Templar Assassin damay civilian, triple kill again on flyby, 4 yung nadali. 8-0 boss din, ha? 8-0 indeed. 4K kalamangan dito ng RNG. And tinan mo si Spectre, after makakuha ng kill, makuha niya yung tombstone gold din, balik ulit sa pagpa-farm. Hindi na focus niya balik si Templar. Oo, focus lang sa gold. Focus lang sa pagpa-farm. Alam niya, masasayang lang yung oras niya kung nahabol niya pa si Templar. Kaya niya na yan. Farm muna ako namin itong... Pero kanina si Flyby, kung makikita mo, nasa mga pang 7 yung net worth niya. Kita mo yan, no? So triple kill lang. Nagabigay na. Ito na yata yung first kill ng LBZS. Yung ginamitan pa ng finger. 8-1-4K lead. That's RNG. Lamang pa rin sa laban na to. Kailangan maging maganda yung timing dito ng LBZS. Mm-hmm. Talang hunt. Available si Spectre. Kailangan makakuha sila ng mga objective pressure sa mapa. Pero speaking of pressure, ito naman, itong pressure na binibigay ng isang D-Stone. Pero lalaban yata si Irving dito. Ito na yung duel. Well, may kako nata, may bubalt pa yan. And Irving dito matatalo pa kalungkutan. Unang duel, talo pa. And D-Stone dito mamamatay. Pero 2-for-1 trade. And si Wishing dito, popping up the Eclipse. Pero kulang yung damage. Hindi sabat. Ito na si Mang God King. Nako po. God King, pinatay si Wishing at Templar Assassin dito, tatakbo na lang eh. Natalo po, parang, naku, pwede pang mabigyan, flyby, pinababa yung Templar Assassin dito, pero Templar Assassin pinipilit na lumaban sa 4. Uy, flyby, nadali, mega kill yan. As God King dito, napapaligiran ng 3, masyadong maasim yata yung RNG. As God King running low, as God King might be in trouble, blade mail. At mamamatay yung God King doon, nabuhay na nga yung Legion Commander, ganun katagal yung team fight na nangyari, boss Dan. 11 yung ating score, pero buti na lang at least na patay nila itong si Spectre. So possible makakuha silang objective dito, pero hindi ko connect itong si Luna and itong Templar sa push dito ng LBZS sa may gitna. So mukhang madi-defend pa rin ata ito ng RNG, feeling ko. And nandito na si Kuka para mag-defend, and mukhang madi-defend nga dito na side ng RNG. So kahit namatay si Spectre, goods pa rin yung nangyari dito sa side ng RNG. At least hindi sila nabasagan dito ng tower. Tingnan mo, maganda pa yung placement dito ni Red Panda ng Sentry. Madidurin niya itong Obs and Sentry. So wala nang vision itong LBZS sa may gitna. Sulit na sulit yung mga Sentry. And naku po, si Templar delikado ata dito, pagpapanuhan ng RNG. Pero nakita ata ng trap. Anong ano yun? Anong voice line yun? Kispectre ba yun? Kispectre ata. Ano ba yan? Alay disappear? Di parang... Ay, di ko lang kung... Di ko alam kung si Exalta, si Spectre ba, o si Mirana. Natakot din ako sa voice line na yun, ha. Kala ko na gunt, eh. Uy, si Irving dito, na-ayagis na naman. Ito na yung Torrent Arrow to follow him up. Tinamahan pa ng barko. And boy pa naman si Irving dito, nandito yung Soul Spectral Hand. Kinamit na rin, Arena of Blood on to 2. As Templar Assassin dito, natuhog sa Torre. Pero lapang namatay sa laban na to. At 1-for-1 trade as Irving madadali. Spectre! Nga lang, Spectre popping up the blade by first time. Uy, nawala yung Spectre dito, flyby na lang. Yung natira sa banda rito, ha. Uy, lumalaban pa rin yung LBZS at sa RNG. Medyo napapalalim yata. Medyo pilit sa side ng RNG in team fight na yun. Wala masyadong follow up dun sa hot. Tapos ang pangit ng bitaw ng barko ni Kunkka, dahil si LC lang yung tanaman niya ng barko. Kasong problema, before niya tama ng barko, etong si LC na kapag-press the attack. Kaya grabe yung sustain ni LC dun sa sarili niya. Kaya hindi agad na burst down etong si LC. And kahit na namatay itong si Lion, napakadagal patay ni Spectre etong si Lion, dahil nakapag-hex itong si Lion before siya mamatay. Napakaswerte pa dito ng LBZS dahil nakuha ng Philosopher's Stone and Matic kay Lionel para mabuo niya yung Blink Dagger. Blink Dagger ang magiging first item na dito. Oo, makakukuha na rin sa wakas yung Torres sa gitna ng LBZS. Kanina pa nila gusto yan eh. And Roshan na pa.
Uy, pwedeng mag-Russia niyan. Spectral Hand, magkataga lang ba? Tingnan natin kung didepensa yung RNG. Mahirap kung didepensa rito yung RNG sa LBCS. Napakabilis din ang Russia na to, ha. May barko pa naman, ha. Arrows counting things. Pero Russia, ha. Running loot, makakukuha na yung Aegis dito ng Templar Assassin. Agoy. Nakakabawi na kahit pa paano yung LBCS, ha. 5k lead kanina, 3k lead na lang ngayon. BKB completed for Kunkka. Pero kailangan nilang halberd. And mukhang mag-halberd naman itong si Kunkka and itong si Marsh. Napakaganda kasi ng halberd dito. Up against sa dalawang range hero. Yung Luna, tsaka Templar. Sulit na sulit yung halberd. Spectre, ano ang item niya? Medyo malayo pa. Na-delay yung kanyang pagpa-farm dahil dun sa ano niya, pagkamatay din sa may gitna, yung matagal na teamfight. Dalawang Albert sa atin, bubuin dito ng RNG. At si Mars, skewing nga pa Albert as well. Nakakaingan na rito yung LBZS, no? Kaso, kita mo sa teamfight, napakahirap pa rin talaga. Pero as ano, as 5 side na LBZS, as long as masama sila sa teamfight, hindi sila mananakit dun sa Desolate, tapos ma-survive nila yung hunt, walang mamamatay. Good yun sa side ng LBZS. Di ko lang alam kung paano magsusurvive yung lion sa hunt na may mata style si Spectre. Smoke of the Seed came from LBZS when Moonlight Shadow naman ng RNG mo ang handa rito. May Spectral Hunt na ba? Meron na. Naku po, Rino Blood, Tuhog on Luna, Spectral Hunt as well. As Luna dito, mukhang delikado yata yung barko. Mama ba? Mukhang hindi yata Slayan dito. Siya yung maunang mamamatay. Pero pinaikot-ikot lang. Isang Templar Assassin at Lion. Siya lang yung magiging biktima sa digmaan na yun. At 1-4 nail. Pero nagamit Spectral Hunt, ha? Grabe, Soul Rip kay Luna. Nakita mo yung Soul Rip dito ni Undying. Max level Soul Rip tapos Holy Locket. Yung nahilata ni Luna dun sa Soul Rip is almost 700 HP. Grabe naman. Kaya kita ko parang tinamaan ng barko pero walang bawas. Oo, dahil na sustain na Soul Rip and knowing walang hot, maglalaro ng aggressive itong LBZS. Possible, pwede pa sila makuha dito ng second tower sa may top lane. Makakukuha na rin yung outpost dito at medyo tatapang ka mag-farm dito sa jungle ng RNG. Sa RNG medyo sloppy yung nagiging teamfight nila. Daming dalawa na lang. Dalawang execution, hindi nila na napanalo yung teamfight na yun. Elik siya ba? Uy, oh, mali. Hindi ka pa. O si Irving? Gusto na lang i-burst talaga si Luna, no? Kaya naman eh. Kaso yung sustain talaga. Yung sustain, napakarami for Undying. Eh, meron BKB ba to? Yung kanya Ogre Ox? Mga BKB naman to. And after BKB, Daedalus agad, okay. Walang Manta style. Hindi siya mag-Manta style. Ngayon lang ata makakita ulit ng Luna na walang Manta style. Neither SNY. Para kailangan din talaga ng BKB, sabi ni Luna rito. Ang BKB na nga. Wala pang dual damage itong Legion. No? Parang siya lang yung talagang nagiging backup. I mean, press the attack. Kung, alam kasi ng LBZS na tatalo yung RNG. Kaya, since alam niya hindi naman siya nakapanalo ng duel dito, gagawin niya lang, bibili naman mga kunat natin pang buff sa kampi. Ayan, mag Solar Crest. I think, after Solar Crest, pwede pa nga siya mag-pipe eh. Or, Vladimir's. I think, goods din nata Vladimir's. For LC. Ito na yung Aghanim Shard niya, no? Hindi ko napansin, ha? May Aghanim Shard na pala. Pala. Okay, sorry. Ngayon ko lang din napansin. Inunin na pala yung Aghanim Shard before yung Solar Crest. Which is, mas, tama talaga, mas... Oh, wait lang. Nakahuli si God King dito. Ito na yata yung duel. Napanalo niya at God King dito buhay pa. As God King running low, God King will fall. Ito na yung kanyang kupunan, ha? Pero wala na yung God King nila. Pero natuog another Soul Rift. Mo yung buhay ni Irving dito pero binarkuan na yung kuya mo Irving pero press the attack BKB at grabe LBZS dito talagang gusto talagang bumawi gusto ng game 3 ah true grabe sustain ng Soul Rift dun and kahit na wala si Templar dun and si Luna na may malakas yung damage output enough na yung tatlong heroes para mapatay itong si Spectre so well played dito sa tatlo team kay LC Undying and Lion and walang Spectre
Pwede ata silang humay ground dito or mag-take tower. Pero tower muna, medyo risky nga lang. Ayos, okay, second tower lang. Wala kasi dito yung flesh golem tsaka tombstone itong Sendai. So, pa-play safe sila. 7:14, 23 minutes in. 3K lead as RNG lamang pa rin sa laban na to. Stan, kanino tatama kay Red Panda lang mana yan ha? At Spectral Hand ginamit na lalaban yung RNG. Scott Q dito kalahati. I mean, wala nang buhay. Scott Q, umhamatay. Pero BKB na kaman kay Templar Assassin. Asan yung kanyang kupunan ha? Templar Assassin dito, baka pasukan ka dyan at back out na muna. 7:15, first 15 goes to RNG. So, Mirana, meron siya ditong Arcane. Going into Griffs. Kala ko Lotus yung bibiling dito ni Mirana. Pero mag-Griffs. Itong si Mirana, habang si Wishing, yun ba rin talaga yung maging item niya? Daedalus pa? Daedalus. Ah, Daedalus nga. Bumili siya ng Crystalis. Siguro sa second rush, dun lang siya baasa sa Aghanim Shard. Aghanim Shard na, oo. Pwede bang pumush dito ha? Walang Spectral Hunt yung RNG. Kunin mo nalang outpost para in terms of map control, lamang na lamang sila. At LBZ, yes. Ano bang item dito ng Templar Assassin? Daedalus rin? Oo, oh, para sa Daedalus. Crystalis na rin yung buho, level 19. SD Stone, may Halberd and Mars, may Halberd na rin yata. Dalawang Halberd, no? Malaking problem. Nakabossit yan. Oo, oh, nakakabossit talaga yan. Lalo na, Luna at Templar Assassin eh. Mm-hmm. Sa bossit yan pag before ka, or kung mag-Halberd, ma-Halberd ka, tas nagpap ka ng BKB, hindi ka makakataw. Yup. Pero tuloy-tuloy lang. Yung Luna rito. Delikado pa rin yung burst ng RNG ha. Yung kapangitan lang dito sa Irving, I mean sa Legion Commander. Pero araw, igugo pa nila to. Pero nandun naman yung backup. Yung press neta, mahirap. Parang support na lang itong Legion Commander, no? Hmm. Parang ganun na nga lang. Ito ang problema ko yung Spectre eh. Sino unahin niya? Si Lion or si LC na nagpre-press the attack? Napakahirap, no? Si Andaying, di mo talaga kayang patay na ganyan sa clash kasi napakunat din ni Andaying. Ito na, let's see. Kung tuloy-tuloy lang. Roshan dito, may katagalan pa naman. At Spectral Hand, 29 seconds. Blade Mail. Manta Styles, going for a Scuddy. Spectre, Matic na yan. At least may control na dito yung LBZ, yes. Habang tumatagal nga lang yung laban, mas lalong humihirap sa kanila, no? Yeah. So, for Mars, magaganim siya, okay? So, gusto niya upgraded na Bulwark. Matin natin kung masasulit ba ni Mars itong kanyang aganims na kanyang next item. Pero si, Red Panda, meron naman siyang Philosopher Stone. Nasa kanya naman and malapit na sa kanya aganims. Ito lang din yung hinihintay ng RG feeling ko, yung aganims ni Brewmaster. Kasi kahit wala pa namang Scuddy si Spectre, pwede na silang pumalat as long as merong aganims na itong si Brewmaster. Kasi medyo matagal pa dito yung Scuddy ni Spectre. Perfect. Nakakabusin na lang. Pero may nakaboting double damage yung Templar Assassin ha. Naku po. Baka gumawa dito ng play yung LBZS, pero knowing na pero Spectral Hand dito yung God King. Scuddy, God King, kawawa yung mga support eh. Tadada, aganims na si Brewmaster. Let's see kung it's time na ba for RG para pumalag. Mung magsasama-sama sila. So, mung mag-smoke na sila. Ito na nga yata yung smoke of deceit ng RNG. At, okay, mag-smoke na sila. Malaki, yung mga support kasi talaga, I mean, Undying and Legion Commander, no? Pag napatay mo na yun, siguro mas magiging madali. Nakukita sila sa ward. And kutin mo si Spectre, pauwi pa lang sa base. Mm-hmm. Kasi wala siyang mana. Wala silang mahanap dito. Ilan ko? Wala nga. Ito na nga. Ba-back out na muna. Yung RNG rito, yung smoke, napunta sa wala. Pero smoke ng LBZS dito, baka may makakuha rito ha. Roshan, 16 sa'yo kung salang pala yung Roshan eh. Bulis. Segundo lang, tinagal. Mas dikit yung laban natin. Yung Daedalus ng isang Templar Assassin, magkano pa? Nasa mga 400 gold away. Oh, swerte pa dito ni Templar, nakakuha na yung Enchanted Quiver. Matic sa kanya na yun, no? Ako. Matic ka, kay Templar. No-brainer. Pagpatok din
Enchanted Quiver. Napakakita niyan. Alam mo, Roshan talaga yung pag-aawayan nila dito, no? Pero dito yung LBZS, hindi na safe yung Roshan na... Hindi pa ata na-scout to ng LBZS na may Aghanim's tong si Brewmaster. Pero agad dito, wala siyang Aeon Disc. So pwede pa rin siya ma-burst doon. Pag na-stand din nila yan. Ito na, yung Roshan, magkabilisan yan, ha? Ito na yung Split Spectral Hand, pinigay na rin as God King dito. Aegis, makakukuha ni Emperor's Assassin, pero keso naman kay God King. At wala pa na mamatay, pero Split, may isang Split pa yan, ha? Pero naku, ito na yung Arena of Blood, on to 3 na, kung nga lang. Ito man dying LBZS at Emperor's Assassin will fall as Wishing will fall as well. Round number 2 para kay Templar, napapaligiran nga lang. Yung Templar dito, may Sentry dyan, BKB. At Templar sa Assassin, naku po, lima yung umangard sa kanya. Double kill and fly by 3 down on the side of LBZS plus the Aegis. Naku po, RNG. Grabe naman. Clutch cheese. By Spectre and napakalaki ng damage output na naibigay ni Kunkka doon, almost 4k yung damage na binigay niya. And kunti nang si Spectre, swerte ata for Spectre na punta sa kanya yung mga Eclipse, yung mga Lucid Beam na Eclipse dito ni Luna, tapos sinalo niya na may Blade Mail kaya napunit itong si Luna sa teamfight. Ganda pa ng pasok ni Flyby, no? Grabe yung mag-setup ni Flyby doon. Papatay na kulong dun sa Arena of Blood, eh. Ito na, wala bigla yung undying. Wala na mag-sustain sa Luna. At all of a sudden, RNG. Sila yung kumatok. At, basag na nga yung gitnang rocks dito. Ganun lang, no? China Dotes maghintay ng isang teamfight na magpapanalo sa kanila talagang rumirekte, eh. Naku, Spectre. Dumarating na sa punto. Boss Dan, yung Spectre, napakasakit na. Yep. Ganda lang magagawa dito ng Spectre sa teamfight. Inuna na lang si Lion or kung ma-burst na niya agad si Lion, balik agad kay Luna. Kaya target niya na agad si Luna after. And kung team Spectre, alam niya may Glimmer Cape sa side ni Lion. So, solution na agad. Pero siya ditong dust. Pero auto kill agad kay Lion. Skadi yung mga regen dito, no? Templar, I mean na kay Spectre. Bababa. And kung tinamak ko yung Spectre, swerte pa ng neutral item niya. Meron siyang Mindbreaker. So, walang solution na itong si Lion sa Mindbreaker. Masasilent siya sa teamfight. Matik yan. Gaya, okay, ito na. 30 minutes in, 7-18 on the board. 7k lead as RNG. Spectre lineup sila. Ganda pa rin talaga ng control. Flyby. Napaka-solid ng labas-pasok niya. Ganda ng item choice niya. And Panda rin, no? Hindi na... Parang doon lang naispatan yung Aghanim's. Laking bagay din pag ganitong team fights yung isang Panda rin. Ano bang gagawin dito ng LBZS boss Dan? Kailangan mauna agad itong Lion na mag-initiate. Kaya tulad yan. Ito na nga. Mirana yata yung mamamatay dito. Felix Shao ba? Mamamatay nga. 1-4 nail. BKB naman kay Wishing ka sa kanyang Lunas. Irving dito. At ano. Ito matay yung Brewmaster. Uy, nakamatay yung Brewmaster. 2-4-1 trade. And Distones dito. Duel. At mukhang si Distones. Ito na yung pagbangon ng apiyato ng LBZS. Pero buhay pa si Distones. May vision ba sila? And there's a dozen. Mamamatay si Distones. 3-4-1 trade. At napanalo ng LBZS. Yung kakasabi mo lang, ginawa agad ni Leon. Ganda din ang vision dun ng LBZS. Tsaka kung tinignan mo, napakaganda na ginawa ni Luna. Kaya pala siya nag-Gaidalus para mapatay agad yung mga Brewspit dito ni Brewmaster. Walang problema kahit may Aeon Disc ka. As long as pag nag-pop ka ng Brewspit, mapatay agad ni Luna, mamamatay din si Brewmaster. So, well played dito kay Luna na inuna agad niya mapatay yung Storm Spirit na Brewspit. Kasi yun yung medyo mahirap patayin dahil meron yung invisibility. Ako, naglalag ka dyan? Oo, naglalag ka. Sa Dota TV? Oh no. Pero kita pa naman. At 10-19, down to 4k lead. Yung kalamangan ng RNG dito. At mga Daedalus, yung mga damage item dito ng LBZS. Eh, nandun na. Talagang napakakatirin eh. Pag Luna, ano kayo magiging next item niya? After yung Daedalus, okay, Skadi. Kailangan pa rin ng stats eh. Kailangan niya dagdag stats dito. So, Skadi ang magiging choice niya dito. Then after siguro ng Skadi, siguro satanic, parang may lifesteal siya. Parang kailangan talaga ng BKB ni Spectre dito, no?
Dun sa second rush, di ko lang nakita kung sino yung nakakuha ng Aghanim Shard. Aghanim Shard? Templar Assassin yata eh. Meron siya eh. Meron ba siya? Mm-mm. Ah, baka nga siya. Siguro si Luna bumili lang, no? Mm-mm. At, lumalaban yung LBZS. Kung lumalaban lang. Talagang yung Legion Commander dito, astang support na lang, no? Backup na lang. Pero bumili siya ng dagger eh. So gusto niya rin parang tumulong kay Lion sa pag-initiate ng teamfight. Para hindi ganun mag-game pressure kay Lion na mag-initiate sa teamfight. Pero nag-smoke sila. Kaso kita ng trap. Kita sila ng vision ng trap. Sa RNG dito, Smoke of Deceit, nararamdaman ng LBZS na papunta yata. Nasalubungin nata nila. Nasalubungin nila yung smoke. Mm-hmm. At Luna. Andahing, sasalubungin nata yung smoke. Pero kuha na lang. Kanina na SQ wake up a BKB ngayon, Halberd sa lang. Boss dance. Halberd? Okay. Triple Halberd. Triple Halberd strat. Okay. Parang goods na goods yan ha. Parang ngayon ko lang nakita. Madalang. Yung isang Spectre Halberd so. Hindi naman ginagawa ng karamihan ng carry yan eh. Mga AM, Terror Blade na bibili muna ng SNY, tapos gagawin, i-disassable SNY, bibili ng Manta, then after bumili ng Manta, mag-Albert. So, hindi ginawa ni Spectre yun, yung bibili ng SNY, tapos i-disassable SNY, gagawing Manta, Albert. Pero naisip niya, maganda pa rin na ata mag-Albert dito sa game na to. Kaso, nag-Albert siya dito, up against Templar, tsaka sa Luna. Pero, feeling ko kukulangan sila ng damage. Hindi nga iniisip ko eh, baka magkulangan ng damage. Kailangan natin dito ni Mars after na kanyang BKB. Kailangan natin ng Desolator. Desolator, oh. Yep. Let's see. At God King dito, Spectre time pa rin yung 34 minutes na ganyan. Pero yung damage output ng LBZS, hindi mo rin talaga ma-underestimate kasi napaka-solid din eh. Magkakaroon nata tayo na 40 minutes game ah. Ngayon na tayo na. Parang nga eh. Ito, 10-19, 5k lead. Mukhang... FKB completed kay Templar. Kaso, okay, cash sa Wishing. Ah, wala, 5 back. Oo, nag-all in dito. Uy, si Wishing dito natuhog. Medyo may kalayo. Meron may dagger naman. Spectral Hand and fly-by dito. Hindi nakapag-pump ng BKB yata, sir. Fernando naman yung Arena of God. Dalawa na inamatay. Si Luna! Si Luna rito ni God King mag-a-fall and Katu will fall. May buyback ba si Luna? May buyback naman na si Irving dito ay nahabol. Pero di naman tatamaan ng Tidal Wave. Parang pinaikot? Mag-buyback na nga yung Luna rito pero God King trabaho lang eh. I don't think may intimidate sila dito sa buyback ni Luna. 3v5? Ante naman pa na pana. Pero nice press the attack. Uy, naku na po kasakit naman sir. Natuhog pa yung Templar Assassin without buyback boss done. And... 80 seconds on the sideline. Talagang tatapusin na ng RNG to. Hari sa happening, 1v1, they fall. Isang magandang spear lang ni Flyby Spear dun sa may puno. Na-auto-position agad itong si Luna. Nabigyan itong si Luna. And Luna na first pa mag-buyback. Ah, so di niya rin kaya mag-defend dahil wala dito si Templar. Napakahirap na rin na ito, no? Nag-all in sa Monkey King Bar, MKB. Ang ganda rin ng position. Kala ko mamamatay yung flyby doon. Ang ganda ng position ng Reno Blood. May dagger. Nakapag-dagger pa nga. Yung Legion Commander na press the attack pa yung Luna. Pero na-corner na eh. Natuhog na talaga. Ang ginawa niya kasi doon sa Reno Blood, alam niya ang auto-position si Luna. So ang ginawa niya doon sa Reno Blood, zinone out niya yung possible na tutulong kay Luna. Para di matulungan si Luna. So ganyan nangyari. Tiranay dito na LBZS na tulungan itong si Luna pero hindi sila makaalis dun sa Arena Blood. Naiipit eh. Talagang planado, no? Tansyado talaga ni Flyboy. Napapaganda yung mga ginagawa. 25 seconds without Templar Assassin. At kaya pa ba ng LBZS to? Medyo mabagal silang bumasag. Spectre plus ano to kung ka. Guti meron sila Assault Kiras. Napakakunat, no? Halos lang. Nakakunat na lang. Tapos sila, gusto nila tapusin, gusto nila yung mega clips. Tapusin na yata, papaikutan lang yung Luna rito, stun on God King. Tombstone, tinayuan na rin. Pero nandun yung backdoor protection, pero tinatrabaho yung Tombstone dito, Soul Rip. Pero lumalaban si Luna dito, hindi niya napapansin na Templar Assassin nandito na rin, pero pinaikot-ikot na naman yung San Templar Assassin. Grabe naman, mega clips are coming as flyby dito, BKB Arena Blood on to 4, natuhog yung Undying dito, pati na yung Undying lumalaban yung kanyang kumunan, sapat ba yung damage sila, mukhang hindi yata, nagkandalechi-lechi na yung LBZS, Finger of Death, buhay pa si flyby,
Yes, sir! Mamamatay nga lang si Red Panda. Duel kay God King. And God King dito may pay trouble. Tidal Wave! On to 3, buhay pa si God King. Nakapagpop pa ng Blade Mail. Taman to a double kill. And maybe a God King mamamatay din. Triple kill. As RNG dito, losing bodies after bodies. 3-4-1-3. But the Mega Creeps, boss Dan, parating na sa LBZS. Huminga pa. Mm-hmm. Pero it looks like mukhang kakapusin sila dito ng hininga. Dahil Mega Creeps na to, napahirap makakambak sa ganitong sitwasyon. Pero meron naman sila ditong Luna plus Templar na mabilis naman makapatay ng Mega Creeps. Mm-hmm. And seswerte na itong LBZS kahit papano sa Roshan timing. Dahil itong Roshan will be up in 9 seconds. So tingnan natin. Kayang depensaan niya, boss Dan. Baka makakita tayo ng comeback potential dito. Sakto ko titignan mo na panalo nila yung teamfight 37 minutes. So may nakalabas-labas sila sa mapa. Makakuha sila dito mga tier 4 neutral item. Pero ito, Roshan is up na. And kukonek agad sila dito sa Roshan. So, LBZS. Ititake na lang nila itong risk na to na makuha yung third Roshan. And third Roshan na laman ng third Roshan. Aghanims. Aghanims ba yan? Aghanims. Tatingin ko kay Luna na lang yan. Luna na lang? Parang yung stun tsaka yung burst potential nila. Pero kailangan na binigay kay Templar. Okay. Okay. Bagay para mapag-in-out sa team fight. Goods nga, goods si Ranton. Okay na rin daw sa kapag na. Mga item, ha? Mm-hmm. El Prism on the region. Ano ko dito ng LBZS? So far wala pa silang tier 4, no. Ah, meron na si LC, merong Spell Prism na kay LC yan, Spell Prism. Para mabilis lang yung cooldown niya kanyang press the attack. Mm-hmm. Pero Mega Creeps kasi yan eh. Napakahirap talaga ng depensa niyan eh. Mm-hmm. May Flicker ako nakakita sa RNG. Sino bang gagamit na? Parang wala. Ito, si Mirana. Nasa kanya pa rin yung Philosopher Stone, no? Nakapayaman pa rin yung Brewmaster dito. Malaking bagay din sa mga support, ha? Siguro gusto na natin bumili ng Aeon Disc dito eh. Meron na eh. Parang ano eh, Ghost Scepter. Refresher. Pwede, no? Refresher? Sa tingin ko, okay ata Shiva's Guard. Para pag nag, ano siya, nag Primal Split, merong Shiva's Guard effect yung kalaban. Para mapababa lang yung attack speed ni Luna para di agad mapatay yung kanyang mga Brulings. Yup. Kaya haman din eh. Kanina pa yung Philosopher Stone eh. Sulit na sulit sa kanya eh. Pero kailangan rin nata makakuha na dito ni Brewmaster yung kanya level 20 talent tree. Yung plus 1,400 Brewlings health. Para sure na hindi siya mamatay dun sa duration na kanya spread and split. Ito na yata wala, talaga. Kailangan sa ganitong mga games iolo mo na yan. Kailangan talaga ng Divine Raver. Dalhin mo na sa tapang talaga. Pero nakakatakot to, since sa side ng RNG, may Blaine Mill Inspector. Yep. Yun ang kailangan nawasan dito ni Wishing. Pero maganda naman ginawa dito ni Wishing o ni Luna. Kinuha niya yung lifesteal na talent tree. Para kung sakasakaling manakit siya dun sa Blade Mail, pero sa lifesteal. May balik. Let's see, ito na yung Smoke of Deceit or Smoke of Defeat na ba to? Lalaban, Divine Rapira ni Luna Moonfang at ako. Si Distone Cito, ano mo yung health bar niya? Uy, BKB, naramdaman niya. Yung talon dito, Spectral Hand. Peck and TP si Katyo dito, naalibang na. Pukan naaligaw na. Nasaan si Luna na may Divine Rapira? Hindi ko pa nakikita, pero Katyo rito, nakita ko na. Na namata, ilalaban na si Luna rito na may Divine. Hindi nakakapalo, may kakunatan. Yung mga Brulings dito, nagganda lechi-lechi na yung BKB, tinamaan pa ng barko. Yung Wishing dito, tandaan nyo kay Divine yan, alagaan nyo. At Aegis being pop, at round number 2 para kay Luna, umuulan ng buyback, umuulan na rin. Ng mga tubig rito, Templar Assassin, napalikin. It's Tornado. Yung Templar Assassin, pero Wishing dito, may refresher ba yan? Nope. Rest the attack, may Stones, pumapalag. Si Irving dito, dinuwel. Nagkamali ng duwel dito, nasan yung Luna na naman? Nakupungin nerds agad na. Ni God King natuwog sa bandang likuran. It's over na yata para sa LBZS. Yung Divine Rapira na kanino na. At a triple kill on God King. Yung Divine na nandun pa. It's over na yata. Boss Dan, yun nga. GG. Nahalbard. Etong si Luna sa teamfight. I think 2 times ata siya nahalbard. Kaya hindi niya mato yung Rapier niya. Yun ang agandahan dito sa inang RNG. Tatling halberd sa kanila kaya hindi makampas itong si Templar and si Luna sa teamfight. So well played dito sa inang RNG. Pero
parang sa game na to or dun sa games natin kanina na kinas, ito yung pinaka close fight, pinaka dikit na games na naikas natin, pero well played pa rin dito sa side na RNG. Ang ganda ng itemization para sa akin nung tatlong course nila. Execution ng team fight mas malinis dito sa side ng RNG. Lagi agad sila nakaka minus 1, namamatay agad si Undying or si LZ or dun si Luna or si Lion sa team fight. And kung tingin mo dito si Flyby, na lang, no? Flyby sa kanyang Mars 9-1. Isang beses lang namatay. Napakahusay. Napakahusay talaga ni Flyby dito at napakahusay ng RNG. Close out the series 2-0 for 2-0 yung nakas natin, boss Dan, no. Any final any final words para sa ating serye na to? Parang dito sa China region ay kita natin na wala nang VG Gaming, IG, Aster, yung malakas na team. Parang itong mga teams na galing sa lower division, itong LBZS tsaka yung Magma, nahirapan silang sumabay dito sa mga teams na nasa upper division. Yung RNG tsaka itong Elephant kanina. So, tingnan natin kung ganun din ba yung mangyari dito sa next series natin, which is yung EU mga tayo? Hindi, Spark Arrow Gaming? Phoenix versus Spark Arrow. Pero itong Spark Arrow Gaming din, itong team na to galing din to sa upper division. Hindi lang maganda talaga yung run nila doon. No? Napakahirap naman talaga manalo sa upper division. And you know, that's it for our series 2-0 RNG. Tinapos at baba sa lower bracket yung LBZS. At mamaya po Phoenix Gaming versus Spark Arrow Gaming kasama si Sir Mike at si Darkstar. And a special thanks to our sponsor, The Armory Steel Series and Urban Active Multivitamins, PNX Bet Lupon, WXC, use our code mga sir at Predator. At yun, tapos na yung araw namin, tapos na yung cast namin ni Boss Dan. Maraming salamat sa mga nanood. Stay tuned, makakasama nyo Sir Mike at si Darkstar. What's up mga sir?